Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binwining LMES Regalias LPT 2023. So, let's go! Meron ako lamang ditong mga drills at konting discussion na makukuha nyo or makakatulong sa inyong pag-let review. So, ngayon, start na natin. May katanungan ako at mayroon lamang kayong 5 segundo para sa pagsagot. Ang mga sumusunod ay isang halimbawa ng pagbabagong morphoponimikong nitotesis maliban sa isa. Lagi nating tatandaan na kapag ano lamang yung hinahanap, yun din yung ating hahanapin. Number 1, ang katanungan niya ay maliban sa isa. So letter A, B, C, lahat. May dalawa dyan na morphoponimikong metathesis. Hanapin na lamang natin yung hindi. A. Nilipad. B. Niyaya. C. Nakuha. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So, ang tamang sagot dito ay nakuha. Ano nga ba ang pagbabagong morphoponimikong metathesis? So, discuss muna natin. Ang pagbabagong morphoponimikong metathesis kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L O Y ay nilalapian ng IN at IN or IN. Ang L O Y ng salitang ugat at ang IN ng gitlapi ay nagkakapalit sila ng posisyon. Nagkakapalit sila ng posisyon, letter A. Halimbawa sa letrang A, in plus lipad, di ba? Nagsisimula ang salitang ugat ng L. So, kapag ganun, ang in ay nagiging ni equals linipad at ito'y nagkakapalit ng posisyon ni lipad. Ganun lamang katalik sa morphoponimikong metathesis. Letter B. N plus yaya, ang salitang ugat ay nagsisimula sa letter Y, yaya equals yinaya na kung saan ito ay kailangan pagpalitan ng, ito ay pinapalit ng ni, kaya ni yaya. Sa letrang C, parehas ba sila or kailangan ba natin pagpapalitan ng posisyon? The answer is no. Kasi nga, ang sabi sa metathesis or pagbabagong morphoponimikong metathesis, kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L, O at Y, ay ginagitlapian ng N, ang L o Y ng salitang ugat at ang N ng gitlapi ay tsaka pa nagpapalit ng posisyon. Ngunit dito sa nakuha, ano ang nagsisimula sa kanilang letra? Ito 'di ba yung N? So ang N hindi siya pwedeng pagpalitin ng posisyon. Ang N nila. Dahil nga sa nagsisimula ito sa letrang N. So understand? Dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pagkakaltas ng ponema maliban sa isa. Meron lamang kayong 5 segundo para sa pagsagot. 5, 4, 3, 2, 1. Masyadong madali lamang sa pagkakaltas kasi hindi naman mahirap intindihin, lalo-lalo na sa ating mga major in Filipino. So, ang tamang sagot dito ay katauhan dahil ito ay maliban sa isa. Yun lamang yung hinahanap natin. So, ano nga ba ang pagkakaltas? Ang pagkakaltas ay nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponima ng patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapin nito. Halimbawa sa letrang A, takpan. Diba ang salitang takpan ay takip? Nilalapian ito ng an kaya naging takipan hanggang sa nawawala ang paghuhulapin nito
or nawawala yung eye kaya nagiging takpan. Pero parehas rin lang naman sila. Depende sa pagkakagamit mo. Takipan, takpan, parehas lamang ito sa atin. So yun yung pagkakaltas. Letter B, sarhan. Salitang ugat na sara, ilalapian ang han, kaya naging sarahan. Sa pagkakaltas, tinatanggal natin yung letrang A. Pwede ding sarhan. Depende lamang ito sa inyo kung gagamitin niyo sarahan or sarhan para sa atin kasi is iisa lang yung meaning nito. Sa letrang, so hindi na tama ba ang ating sagot kanina? Ang tamang sagot ay katauhan. Ito yung hindi pagkakaltas kasi wala namang pagkakaltas ditong naganap. Kasi ito ay pagpapalit ng ponema. Ano nga ba ang pagpapalit ng ponema? Diba ang katauhan o yung ginagamit, pwede rin natin gamitin na you. Ito ang pagpapalit ng ponema. Katauhan, katauhan. Ito kasi yung parang pinapalit mo yung O at Q. So, number 3 naman tayo. Alin sa mga sumusunod ang morpemang panlapi? Ano nga ba yung mga panlapi? Napaka, ito yung siguro yung pinaka madali kong naintindihan. At para sa atin kasi mga grade, ang mga elementary, alam na natin ito. Mga payak, may lapi, inuulit. Pero syempre, kailangan pa rin talakayin natin kasi nga magti-take tayo ng exam at from the start talaga, lalo-lalo na kung ano yung mga na-remember natin ng mga grade elementary tayo at high school. So, number 3, alin sa mga sumusunod ang morpemang panlapi? May lapi or panlapi, morpemang. Letter A, maganda. B, ganda. C, laba. Ang tamang sagot dito ay maganda. Kasi nga, ang morpemang panlapi ay parang nagtutugtong salitang ugat at may panlapi ng nakalagay. So, halimbawa, maganda. Ang salitang ugat dito ay ang ganda. Ngunit, nilalapian natin ito ng ma. Kaya ito ay morpemang panlapi. So, dumawa naman tayo eh. Napaka-simple lamang ito at madali lang naman maintindihan yung mga kayarian ng mga salita. Number 4, alin sa mga sumusunod ang salitang ugat? Napakadali naman. So, maganda, ganda, o laba? Ang tamang sagot dito ay dalawa. Kasi B at C, parehas silang salitang ugat. Hindi sila nilalapian. Walang panlapi na dinagdag. Walang or ni. Halimbawa sa letrang P, ganda. Diba salitang ugat lamang walang nilalap o walang panlapi. Tulad ng maganda, walang ginamitan. Letter C, laba. Salitang ugat ang laba. So, ito ay hindi nilalapian. Walang panlapi na nilagay na naglaba. Kaya, ang salitang ugat ay laba. So, dalawa ang sagot dito sa B at C. So, papakita ko lang. Medyo nagkamali dyan. Dalawa ang sagot, ganda at maganda. Ganda at laba. So, number 5. Ang mga sumusunod ay di karaniwang ayos. Di karaniwang ayos. Napakadali lamang ito kasi nga elementary pa lang tayo ay diniscuss na natin ito at kung saan madali elementary pa lamang ay alam na natin kasi nga diniscuss na ito ng teacher natin. Sige, simulan na natin. Ang mga sumusunod ay di karaniwang ayos. A, si Juan ay bumili ng bagong sasakyan. B, bumili ng bagong sasakyan si Juan. C, naglakad papunta ng SM si Jana. Ano nga ba ang mga ayos ng pangungusap? Kasi mga ayos ng pangungusap ang tinutukoy dito. Ang karaniwang ayos, una ang panaguri, sunod ang sinuno.
So, halimbawa ha, letrang B, bumili ng bagong sasakyan si Juan. Diba? Dito nauuna ang panagore bago ang simulo. Letrang C, naglakad papunta sa ng SM si Jana. Dito naman nag-una pa rin ang panaguri at sumusunod ang simuno. Kaya naman hanapin natin ang di karaniwang ayos. Ang di karaniwang ayos lagi nating tatandaan kasi kahit madali lang ito, minsan nakakalimutan natin kapag nasa let exam na tayo. Ang di karaniwan ay nagsisimula sa paksa. Siyempre, yung paksa, pagkikitnaan ng pangawing na ay at nagtatapos sa panagore. Latrang E, tignan natin. Si Juan ay bumili ng bagong sasakyan. Yan yung halimbawa ng di karaniwang ayos. Tandaan natin na hindi ibig sabihin na may ay di karaniwang ayos na ito. Laging tandaan yan kasi maraming nagkakamali kapag nasa let exam na. Hindi lahat ng may ay di karaniwang ayos. Lagi nating tatandaan, ang di karaniwan nagsisimula sa paksa. Ito, si Juan. At nagtatapos sa panakuri ay bumili ng bagong sasakyan. So bonus na kung may ay at syempre kinakailangan pa rin nating tandaan yung mga mahalagang bagay. Yun yung mga ayos ng pangusap. Lagi nating tatandaan na ang karaniwang ayos nauuna ang panagore, sunod naman ang simuno. Di karaniwang ayos nagsisimula sa paksa, pagigitnaan ng bangawin na ay at nagtatapos sa panagore. Laging tandaan yan kasi maraming nagkakamali. Kasi kahit may ay hindi sapat na di karaniwang ayos ito. Yun lamang sa araw na ito. I hope na may naintindihan kayo at good luck sa LPT journey nyo. So ngayon ay hanggang dito na lang muna tayo at hanggang sa muli naman discussion natin. Maraming salamat.